So yo, good morning mga kasibigapi. So ngayon mga kasibigapi is na-schedule tayo ng water change. Kasi is Thursday, so water change tayo. So ayun, magpapalit tayo ng mga tubig ng ating tank. And then payo ko lang sa mga newbie keepers ng gapi dyan or kahit anong fish keepers dyan. Huwag nyong i-skip yung water change day ninyo sa mga aquarium nyo. Kung once a week man, pwede na yun, at least na water change. Kagaya ko, once a week lang ako kasi hindi ako palit ng palit ng tubig kasi ayokong nawawalan ng beneficial bacteria yung tank natin na mas healthy sa gapi yun guys, yung ganun. Kaya ito, water change ako, to si Wanda Boy, na water change ko na yan. Kaya pansin nyo, linaw na nung tank, diba? Nauna na yan, na water change ko na yan, linaw na nung tank ko. Tapos galit na naman siya. Tapos palalaki ko yung bukol niyan pag naubos yung okay ko niya. Tapos ito guys, may available pala tayo dito. 10 pieces millipeter. Hinarvest ko to dun sa meetup ko sa may kabila. So ayan na, niligay ko na dyan kasi wala na akong female. So wala na kasi ako mabibigay na trio dyan. Hindi, bigay ko na sa mga nangangailangan ng mail dyan. Puro materialis naman yan. Ayan, ang lalaki ng ears. Platinum yan guys, kung nakikita ninyo. Puro platinum yan, saka ang lalaki ng ears. So wala na talaga akong female, pasensya na. Kasi naubusan na. Naubos na yung mga trio-trio na kinuha sa akin ng mga regular buyer ko. Shoutout sa lahat ng nasa GC ko. So, yun lang guys. Balikan ko kayo. Water change lang ako at meron akong good juice na ibabalita ulit sa inyo. Dahil meron na naman tayong bagong papalakiin. So, balik ako guys. Water change lang. A few moments later. So yun guys, so nakita ninyo, bawas-bawas na yung mga tank ko. So kaya lang yung bawas ko guys. So medyo natagalan guys yung pagbalik ko kasi kiniskis ko pa yung harap ng sponge kasi medyo lumot guys. Pero ayan, kung nakikita nyo, diba, linaw na. So ayan, malinaw na sila. So mas kita na sila, mas clear na sila sa video guys. So ayan, mas makikita nyo na malinaw yung breeder natin. Ayan guys, bawas-bawas na. So ito, top up ko ngayon yun ng stock water para hindi tayo nauubusan ng beneficial bacteria sa tank. So stock water talaga ang ginagamit ko guys. Pwede naman yan, fresh water, yung ano pa, yung galing pa sa gripo, yung direct pa. Pwede naman yan guys, pero ako kasi talaga mas prepared ko yung stock water yung nilalagay. Kaya may mga ibang buyers ko nagtatanong, sir, ba't nito yung aquarium mo? Kasi ano, hindi doon nila magawain ganito, yung malumot pero ang linaw, clear water. Sabi ko naman kasi stock water lang gamit ko, tapos naiilawan lang dito yan ng konti, tapos kaya naglulumot, tapos stock water lang. Siguro sagana lang sa beneficial bacteria yung tank ko, kaya malinaw yung tubig, maganda yung quality ng tubig. So sa mga newbie, ang tips ko lang sa mga newbie, tip ko lang sa inyo guys. Pag magwa-water change kayo, try nyo muna yung once a day. Kasi dati nung baguhan ako, every other day ako, ang nangyayari, lagi naubusan ng beneficial bacteria yung tank ko. Nangyayari, nagkukos ng sakit ng isda. Nagkaka-clamping. Minsan pag taglamig dati, na-experience ko, nagkameron ng white spot. Tapos, fin root. So, mahirap sa mga newbie na ma-experience yung ganun kasi hindi nyo pa alam yung pwedeng gawin. So kawawa naman gapi, siyempre yung mga newbie kawawa din, bibili ng gapi tapos mamamatay lang, diba? So yung tip ko lang, kahit once a day, mas maganda guys yung tank ninyo, sinacycle nyo ng 1 week. Kaya nga minsan advice ko lang talaga, kasi ako once a day lang ako nag-water change, hindi nakagaya dati ng every other day. Kapag nagugurum kasi dapat talaga ganun eh, minsan every 2 days or every other day, tas parang 10%, 20% lang yung pagpalit. Pero ako, hindi naman ako sumasali ng show, nag-hobby lang talaga ako, nagsisell. So yun lang talaga, ganun lang talaga yung ginagawa ko. So ayan, kaya quality yung tubig natin. So ganun lang guys, try nyo adapt yung sa experience ko, para sa akin, ang gusto ko talagang water change yung once a week. Kaya ganyan, medyo talagang kita naman sa gapi na healthy kasi yung swim nila, ayan, kung paano sila lumangoy. So so yun guys, top up ko lang. Tapos ito nga pala yung good news ko. So itong Big Mama P-Dirt natin, nag-drop na siya. Meron ako na harvest na 28 fry. Ayan, kung nakikita nyo, nilagay ko na dito. Dati yung tuxedo nakalagay dito, nilipat ko na dun sa crow out. So ang dami na sila dyan, tatlong batch na sila dyan. So kaya pa kasi malaking tub naman to. Ayan, tatlong batch na sila dun. Tapos ito, nanganak na siya. Then
Mayan, mataba pa yung chance. So, hinihintay ko pa yung second drop. Pag ganyan, kaya pa mag-second drop yan. So, yan. Mataba pa, nakikita nyo guys, diba? Big Mama. So, mataba pa eh. So, hintayin ko pa ulit. Kasi alam kong hindi lang 28 fry. 28, 27. Basta nasa ganun yung bilang ko dito. Na yung binugay niya. So, sana magbuga pa na magbuga. Kasi itong partner niya dito, pregi pa lang. Ngayon pa lang nagsimula yung pagbuo ng fry sa chan. So, yun guys yung update ko. So, good news yan kasi favorite ko yung pidart. So, pinapadami ko ulit yung pidart kasi yun. Nilas na male ko na pidart. So, wala na akong female. So, yun guys, top up ko lang. Tapos, balikan ko kayo. So, ayun mga kasibigapi, na-top up na natin lahat ng tank natin. So, ayan, kung nakikita ninyo, pantay-pantay na yung level ng tubig ng tanke natin. So, ayan, okay na, clear water na ulit, malinaw na. So, kiniskis ko kasi yung kanina guys, kasi kanina may lumot yan sa may bandang harap ng tank. Then, dilim na, din na sila masyadong makita. So, ayan na, mas kitang-kita na, mas klarong-klaro na. So, ikot ko kayo ulit dito guys sa ating mini farm dito sa tapat ng, sa harap ng bahay namin. So, tawag doon, di ko alam tawag doon sa, yun na yun. Ito guys, ito yung nanganak. Kanina, di ba, yung sinabi ko na meron ako na harvest na 28 pieces fry. So, buntis siya ulit. Ayan, ang laki niya eh. Hindi pa niya nalalabas lahat. Pero, mga ilan weeks, magdadrop ulit yan. Then, eto naman yung pangalawang trio natin ng pidirt na ginagawa ko rin big size. Tapos, ayan, pinapaano ko dyan sa... Gawin ko, gusto ko kasi yung hulman ng tail na ito eh. Saka yung ears. So, yun yung kinukuha ko dito sa meal na to. Kaya yan yung binangga ko. And then, eto naman guys, yung mga breeder natin dito. Ayan, naglagay ulit ako ng isa pang male. Dito na... Ayan, platinum na malaki yung ears. So, yung ears din, kukunin ko dyan. Tapos, ito kasi parang antumal mabuntis. Kaya, dalawang male na nilalagay ko dyan guys. Para sure ball na mabuntis talaga. So, ito, ayan, ganun pa rin sila. Okay, maman din. Ayan, maliksi na happy na ulit kasi nga, napalitan na natin ng tubig. Tapos, ito yung bagong tuxedo ko yung na breeder. Na-select ko yan. Tapos, ito, yung kay Sir Jeff na... binigay sa akin. So, sana ito mapadami ko to at sana lumaki to kasi liit-liit pa. Ayan. Pero, napapansin ko naman kahit pa paano, hindi kagaya nung unang dating dito na ito. Medyo maliit. Kasi itong sa ABT naman natin, guys. Dati marami akong ABT. Ayan, nag-quit strain ako tapos bumalik. Tapos, ayan. Tapos, meron pa akong tatlong, dalawang female pa na nakatabi doon sa female tub ko. So, sana ito, guys, itong ABT na to, hapag-drop naman. Sana hindi na mamatay kasi namamatay yung kailan. Di ba? Meron ako mga namatay na pregi na. So, sayang. Buti may pamalit ako. HB Pastel. Malaki na rin. Mag-1 month sa February 15. Mga kalagitnaan ng February. At dito, guys, yung short body female pidirt ko. So, ayan. Pakita ko sa inyo. Short body yan. So, pregi na. So, sana mahapag-drop din. Ayan. Medyo... basta bansot talaga siya short body. No? Sana makakuha ko ng short body male dyan para magawa tayo ng short body pitter. So, yun guys. Update ko lang. Ayan, ikot-ikot lang tayo dito sa maliit nating mini farm. Maliit na mini farm pa. So, ito may nilagay pala ako dito yung pitter na isa. Hindi ko dyan. Tapos yung dalawang male dyan at pastel. Kunin ni Sir Mark bukas at hour sa Sabado. Kasi ito guys, may bago pala akong... ginawang tripod dito. Tripod tawag dito, di ba? So, ayan. May nilagay akong 3 UP dirt na dalawang platinum male at isang female. Feeling ko nabuntis na nila yan. So, inayaan ko rin dyan. Ito yung mga female natin. At ito yung dalawang ABT na nakatabi. Na kapag lumaki yung pry dun sa kasakali ng ABT na nando dun, dito ko papakasta. Ito yung gagawin kong partner nila. So, yun lang guys. At syempre, yung tip natin sa mga newbie keepers dyan, as in yung baguhan na namamubli, mabat namamatayin sila ng mga guppy nila, nagkakasakit yung guppy, dahil yan sa water quality nyo guys. Kaya mas mainam talaga na pag magpapalit kayo ng tubig is try nyo muna once a week, huwag nyo gayahin yung mga alos every other day, minsan araw-araw, yun yung mga sanay na yun eh, saka mga nagsishow yun. So, ganun kasi minsan yung iba nagsishow. Gusto araw-araw or every other day, tas konti lang yung binabawas. 10 lang or 20% ng tubig, tas stock water yung nilalagay. So, dapat talaga guys, stock water. So, huwag nyong skip yun. Huwag nyong kalimutan guys na mag-imbak lagi ng stock water. So, yung kanina, diba, nag-stock water ako. Naglagay ako ng
panibago ulit. Inubos ko yung stock water dyan, nag-refill na ulit ako. Mas 1 week ulit yun. So yun, para hindi lang maubusan ng beneficial bacteria, kasi pag hindi maganda yung tubig, nagkakasakit, nagkakaklampin, pin root, ano pa ba, white spot, lalo pag taglamig, huwag mag-overfeed guys, yun talaga yung cause. Pag malabo na yung tubig, parang cloudy na, sabihin pangit na yung tubig ninyo. So ito kasi malinaw, saka puno naman ng beneficial bacteria ito, kasi kitang-kita naman may nabubuhay na lumot, may mga algae, ayan. Saka clear, diba? So yun lang guys, so wait lang guys, kasi samahan nyo at mag-select ako ng feedert dito na ibibenta natin na pang out din. Kaso all males na lang to guys, ito nandito. So ayan, kung nakikita nyo, all males na lang to. Pwede pa naman to materialis, kasi platinum pa naman dito guys yung iba. Ayan, platinum pa naman, all males. Naubusan na tayo ng females, eh. Inubos na mga regular buyer natin dyan sa may GC ko. So, eto, tatabi ko na lang dito yung medyo goods pa. At kung may sinong gusto, PM lang. Kasi eto na lang yung natira talaga, mga male na lang. Narbis ko na lang doon sa meetup. Nag-iisang tab ko doon sa kabila. So, yan. Samahan nyo ako guys, sarik natin. So, ayun guys. Chinek ko na. So, eto yung natira. So, may ilan dito na, ilan pa ba ito natira dito. Bilangin ko lang guys, 2, 4, 6, 7. So 7 na lang na male to nandito dito. So isa lang naman yung nakakal natin. Ayan, isa lang naman. Pangit yung fins niya, sira-sira. As yung isa kasi, kumuha ko ng isa, nilagay ko dito. Dito yun, nilagay ko dito. Galing dito din yun. Ito kasi platinum siya, platinum na platinum. So ito guys, available to. Ito naman mga to, okay pa naman to for materials. Pwede pa naman gamitin materials. Yung ang ano ko lang dito sa mga mail na to guys, kaya hindi ko na rin masyadong ginagawang sa akin na as a selection. Hindi ko na masyadong bet yung hulma ng tail. Actually, nandoon pa naman yung pagka-round tail nila. So, may excess lang. May mga konting lawit na sa bandang baba. May excess, kung tawagin ba yun, parang may sobra. Yung isa nga dyan, sobrang bilog pa ng tail. Ayun, kung nakikita nyo. Ayun, sobrang round tail pa na ito. Kung nakikita nyo, ayun. Yan. So okay pa naman yung mga tail nito. Kung materials nyo naman gagamitin, kung kukunin nyo yung ears nila at yung pagka-platinum ng color ng katawan nila, yung linis naman ng katawan, malinis naman. Matanda na rin kasi. So yan, excited na nga rin manusok. Pwede pa naman guys. So in-out ko to, mura ko lang to binibigay. Tapos PM lang kayo or comment na kayo sa video ko. Ninonotice ko naman yun agad, nababasa ko naman yun agad. Ayan guys, dito sila nalagay eh. So tinanggal ko na, ayan, nilagay ko dito. Pinili ko lang, nagtanggal ako ng dalawa. Dalawa pala yung tanggal ko, yung isa kasi medyo maliit. Medyo maliit lang, nilagay ko to sa tab. So ayan guys, kung gusto nyo, available naman to guys. So wala naman problema, hindi naman ako madamot saan. Kasi wala na rin naman akong female. So sayang, 3 ko sana i-out. Eh wala, inabos tayo sa female. Kasi yung mas magaganda nito, mas nakuha na ng mga nauna na mga regular buyer ko sa GC na una na. Nakuha na nila, mas na-select na nila. Ito kasi wala na, hindi ako masyadong nagagandaan sa tail lang. Yung tail lang naman, pero andun pa rin talaga yung bilog ng tail nila, pati yung pagka-platinum nila. Lalo sa top view, ayun, puro platinum pa to guys. Ayan, kitang-kita nyo, diba? Platinum pa. So yun lang guys, nag-harvest lang ako na ito. At tinignan ko lang yung not good sa good pa. Ayan. So yun guys, asikaso lang muna. So kita-kita na lang tayo sa next vlog. So, Wanda Boy, bye-bye.